This is diabetic blood. Kaibigan, isang pinagpalang hapon sa iyo, kaibigan. Ang ngayong hapon ang ating i-review ay itong sweet potato, no? Or kamote. So, kukuha lang ako ng 100 grams, no? Para malaman natin kung ilan ang glycemic index ng kamote doon sa 100 grams na ating kakainin, no? So, ang susukatin po natin yung glycemic index within 30 minutes simula ng kumain tayo ng kamote. Okay? So, bago yan, magsusukat muna ako ng aking blood sugar, no? Para malaman natin ang aking blood sugar sa ngayon kung ilan. Yan. Okay. Ito na. Okay, ang blood sugar ko ngayon ay 95 milligram per deciliter ang aking blood sugar. Okay? So guys, babalatan ko muna ito, no? Babalatan ko yung kamote. Medyo mainit. Ayan. Nabalatan na natin. It pa. Okay. So, ang kukunin natin ay 100 grams lang, no? So, susukatin natin to kung sa pakita mo yung kamote natin. Yung kamote mo. Ayan, no? Susukatin natin. Ayan. So, sakto lang. 100 grams. Ating kamote. Okay? So, ayan. 100 grams. Ito ay 100 grams, guys. Na? Kasing laki lang ng kamay or maliit kunti. Ayan, tingnan nyo. No? So, kakainin na natin. Ang sugar ko kanina ay 95, no? Ngayon lang ang sugar ko, 95. So, kakain natin yung 100 grams. Guys, ang carbohydrate content ng 100 grams na kamote or sweet potato ay 20 grams na carbohydrates, no? Yung 100 ml. Ayan. So, ang glycemic load naman niya is around 13.5, no? So, ito ay medium glycemic index, no? Below 55, no? Yung glycemic index niya is 54. Yung carbohydrate content ng 100 grams na kamote is 20 grams. No? Okay? Yan guys, no? So guys, ang susukatin po natin hindi po yung random blood sugar, hindi po fasting blood sugar, kundi yung tinatawag nating glycemic index, no? Yung pagtaas ng ating sugar habang ang ating kinain ay nasa ating bloodstream pa, no? So yun po yung sinusukat ko sa mga subscriber natin dyan na nagtatanong kung bakit ginagawa ko ay 30 minutes lang. So, hindi po tayo nagsusukat ng random blood sugar, no? Yung glycemic index po, no? Kung gaano kataas
yung glycemic index ng bawat pagkain na ating kinakain. So guys, akong bago ko sa channel na to ay huwag mong kalimutang mag-subscribe, like, i-share at mag-comment kung anong gusto mong ipa-review dyan sa comment section sa baba, no? Doon sa mga nag-request nito, ito na, no? Panoorin nyo na at abangan nyo kung ilan ang magiging spike ng aking sugar, no? Sa 100 grams, approximate nating content ng carbohydrates sa 100 grams na kamuti ay 20 grams na carbohydrates, no? So abangan nyo po, within 30 minutes ay atin pong susukatin ang aking blood sugar, okay? So ayan, no? Natapos tayo kumain ng 5:30, no? 5:30 or 5:31, no? So 6:01 mamaya ay magsusukat na tayo ng ating blood sugar. Ayan guys, naka 30 minutes na tayo simula nung matapos nating kainin yung 100 grams na kamuti, no? Kasing laki lang ng kamao, no? Yun yung timbang ng 100 grams na kamuti, no? So meron siyang carbohydrate content na 20, no? So malalaman natin ngayon yan. Okay? Ayan na. Ito na. Magsusukat na tayo ng ating blood sugar 30 minutes after nating nakain ang kamuti, no? So glycemic index lang pang susukatin natin. Hindi po tayo mag random blood sugar at saka fasting blood sugar. Hindi po yun ang ating ginagawa. Ayan, medyo masakit. Okay. So yan na po. Ang ating sugar ay nakikita dyan. Okay. So lumabas na. So yan ang ating sugar ngayon. After 30 minutes ay 13. No? So 13 milligram per deciliter lang guys ang increase. No? So pagka 100 grams lang ay pwedeng-pwede sa ating mga diabetes, no? So bilang diabetes ang required sa atin na carbohydrates araw-araw ay up to 50 grams, no? Sa buong maghapon na 'yan, no? So pwede tayong kumain ng ilan nga 'yon ang ating increase? 13, no? Pwede tayong kumain ng hanggang 3 kamuti sa isang araw, no? 13 plus 26 plus so hindi pa mauubos yung 50 grams, no, na kailangan natin buong maghapon bilang nagda-diet, no, bilang umiiwas na magtaas ang ating blood sugar. So 3 kamuti buong maghapon pwedeng-pwede, no? O ayan guys, ha, napagbigyan ko na ang inyong mga request at huwag niyo ring kalimutang mag-subscribe, i-share para malaman din ng iba, no? So maraming salamat.